Combat group ni Lieutenant Cordero. Yung 12 ng ano sir? 12 ng September. 12 ng September. Yun nga, natasan na kami na ang plano, papasukin namin na yung ano, yung KGK building, yung stronghold ng kwan, ng kalaban. Kasi medyo matagal na kasi, umpisa pa kasi ng 9, yung pangyayari. Kaya naisip na matagal na talaga, 9, 10, ilang araw na rin. Kaya yung decision ni Batcom na yung araw na yon pasukin na talaga yung KGK building. Kaya yun ang naging plano na mag-leading yung 7 company kasama yung simba. Tapos kami susunod, may isang simba din kami na badihan. Yun ang papasok doon. Nung nag-approach na kami sa pupuntang KGK building, ang naging problema namin doon, pati nung bakal, mayroon na ano, nakalagay na IED. IED yung kalaban. Kaya bumalik muna. Tapos pagbalik, naggawa naman ulit ng panibagong plano, yung naging plano doon na mag-maneuver kami sa kaliwa. Yung sa mga sunugan na bahay, mga 25 meters lang siguro galing sa Los Tres Street. Tapos nung doon na kami sa kwan, nung sa highway pa kami, na nahulugan kami doon ng kwan na mortar. Kaya nabundid na yung isang platoon leader namin, dalawang kwan, dalawang gunner, yun, tatlo agad yung nabawa sa amin. Tapos nung papasok na kami, diretso na kami doon sa pinaka-objective namin. Buntot pa rin kami doon sa Sibing Company, yung leading team, leading company, pangalawa kami. Hanggang nakadikit na kami, doon muna na kami nagpahinga, nagpaliwanag. Hanggang naghiwalay kami ng Sibing Company. Nung paghiwalay na namin, may kanya-kanya kaming access. Yung pagliwanag na nakita na namin yung ano, yung kalaban na nasa likod na namin. Kasi naghiwalay na rin kami ng isang combat group ng XO ko, si Sir Cordero. Ayun, mga ilang minuto lang, doon na yung kalaban sa likod. Binabagbagan na kami. Tapos nawundidan ako agad ng mga tatlo sa unang ano pala ng kalaban. May tinamaan na dito direct hit ng ano, M16 si Kanha dito, IPFC Kanha yung ano ko rin, gunner. Kaya yun ang medyo na ano na ako kay yung wounded, gusto ko nang ibakit, pero malakas pa kasi yung kalaban na medyo na dili-dili pa kami. Kaya naghingi ako ng tropa na didikit lang sa akin yung dalawang combat group na kasama ko, yung combat group 1 at saka 3. Pwede ba i-ano mo kung yung liksi talaga ng galaw nila, talagang bibira talaga sila, gagawa talaga sila ng maganda-ganda din talaga doon sa pangyayari na yun. Yun talagang napansin ko doon nung unang araw. Anong naramdaman nyo nung may pinagkakasunugan na ng mga binding? Ano yan? Yung inayang ba kayo? Yun ang nasa isip talaga namin, sir. Kasi malaki na yung ano, grabe ng sunog, malalaking bahay. Tapos iniisip ko pa, baka madamay pa yung pati hospital, napakalaki ng hospital. Kasi halos yun na yung kuwan ng buong Sambuanga, pinakamalaking hospital. Sabi ko, pag madamay pa ito, malaking hinayang din talaga. May nagawa ba kayo para maprotektahan yung hospital para hindi masunog? Doon na rin kami mismo nagkuhan yung tropa. Pinagwardya na rin yung buong compound ng hospital. Para lang? Para lang hindi madikita ng kalaban. Dahil anong iniisip niyo? Kasi ang iniisip namin, yung kalaban nagmamaneuver talaga din. Kasi una parang napansin na namin nagmamaneuver eh. Kasi sumisigaw pa nga kami na dyan, umikot sa likod niyan. Prepare yung dyan sa loob kasi yung time na yun, dito pa kami sa labas. Gusto talaga nila din magmaneuver. May utos ba noon sa inyo na protektahan yung hospital?
wala namang utos, pero naisip ko na talaga na kahit walang utos, na ano ko na lang na talaga na madali talagang makuha yun. Kasi kader lang yung pagitan eh, ng buong area ng pinagsunugan. Kader lang, kaya ibig sabihin, pag wala kayo doon sa ospital, malaki din ang posibilidad na, pan, na masunog talaga din yung ospital. Kasi lalo na yung hangin, dyan, magkuhan talaga. So talagang, noong unang araw na yun, nag-perimeter kayo doon sa ospital? Doon talaga kami sa pan, ospital. Nag-perimeter. Pero may laman pa yung ospital noon? Yung ospital na yon, wala nang laman yon na, na nandoon na yung mga ibang tropa na rin na nag ano, yung ulo. Yung equipment nandoon pa. Pasyente yung, wala na. Ang pasyente negative na. Pero yung target nila kami, kami naman na dito pa. Pina-familiarize pa talaga namin yung area. Kasi masyado pa kaming blind sa pagdating talaga namin doon. Kasi unang putok pa lang bubaba na kagad kami sa pan eh, sa 6x6. Nung doon talaga nakaano talaga dapat parang i-climatize muna namin yung lugar para handa talaga yung sunod namin na pasok na. Ah, so kasi pagdating na pagdating nyo, bakbak na kagad? Ah, bakbak na talaga yung ano doon, yung may putok na kagad kami narinig. Tapos wala pang briefing na gaano kalayo yung galing sa pinagdalan, na pumalapit na lang tayo. Basta may pumutok, bumaba na lang din kami, mabilisan na. Kuha yung pack, tapos ipaba na lang kami lahat. Tapos naglakad na kami, pero malapit na yun sa hospital. Anong feeling mo noon na yung mga kasama mo wala pa masyadong encounter sa ganyan na kabigatan? Ikaw, nadaanan mo na yung kabataan, nadaanan mo noong 2000? Yun ang sabi ko, sa akin na lang talaga din itong yung maging pagdating sa loob na magkaroon na talaga ng ako na talaga yung command ko na lang talaga doon yung dapat sundin lang talaga nila para hindi din sila mapahamak. Kaso kinabahan ka rin siyempre dahil nagkaaraw na kaano din talaga ako ng kaba din talaga kasi approaching pa lang kami eh, grabe ng ano eh, putukan. Kaya sabi ko sa Panginoon eh, i-guide mo lang kami sa lahat ng maging decision namin pati yung mga ibang leader namin kasi mahirap din talaga yung decision na kwan lang. Naghiwalay kayo ni Lieutenant Cordero o itik-itik kayo? Yung lumis kami dito sa Kwan, sa Lustre, yung nag-leading yung 7 pag umaga na yun. Ano pa kami yun? Nag-itik-itik pa kami sa isang building lang kung saan ako naipit na doon. Tapos sila, lumabas sila ng, ano sila, nag-maneuver lang, mga distance siguro, mga abot din natin mga 100 yun, yung distance. Tapos sunod na yung combat group 3, nandoon na din sa unahan lang. Yun ang ano. Kaya lang ang naging problema, nagmaneuver yung kalaban. Na hindi inaasahan namin na angalan namin clear na kasi yung gabi nga naghatid pa nga yung simba ng pagkain. Tapos mayroong bigla may bumulaga doon. Kaya nagulat na rin kami. Ngayon, anong masabi mo nun sa kwan, sa equipment na dala nyo sa mga ano na yun? Siyempre, hindi pa kayo gumamit ng cruiser, hindi kayo gumamit ng 90 or walang mortar. Nakadehado ba kayo doon ng kaunti dahil hindi kayo pinayagan gumamit? Ayun nga, ang ano yung panang trupa na bakit hindi tayo magamit ng ganito, ganyan. Dapat may mga vest tayo, may Kevlar. Kasi yun talaga yung kailangan yung araw na yun. Yun lang talaga sa post communication namin, minsan yung radyo. Nagpapalya. Ah, sir. Dahil? Yung saka ko na rin siguro, yung maluwang na. Tapos, meron na hindi makatransmit, hindi makareceive. Yan, kahit nung San Igros pa na nang galing kami, yan talaga yung kaproblema talaga. Yung training nyo, sabi mo kanina sa CQB, medyo nagawa nyo na lang pagkatapos nyo bumanat, tapos sumatras ng konti. Yun ang talaga nangyari nung ano nung pagbalik na namin kasi yun pala ang dapat gagawin doon sa lugar na yun yung dapat talaga i-apply kaya nung bumalik kami automatic nag-rehearse na kami ng pang-CQB yung gabi na yun gabi na nagtiis na lang kami ng kahit wala pa kaming tulog para lang maiturpor muna namin yung rehearsal namin.
Kumusta ang leadership ni Captain Lieutenant Iriberi nung, 'di ba, na-wounded siya noong unang araw, no? Paano, anong paano at mortar ba 'yun? Mortar yung nakakuan sa kanya, nakatama yung unang yung pagkuan ng mortar talaga sa kabilang daan. Okay naman yung kasi yung sa mga briefing namin na kuan, okay naman yun. Kaya lang unang buro talaga ng konting kasi bumagsak talaga doon. Kaya tinamaan siya kasama yung mga gunner na. Sige pa, sige. Pwede mo ikwento mo na yung mga sumunod na mga araw pa na. Pwede yung mga sumunod na araw, hindi, nakakuan na kami. Medyo gipit-gipit na kami doon pero na sabi ko lang dikitan lang ako dito para lang yung pag-entertain ng kalaban sa amin medyo mabawas-bawasan salip na sa amin lahat medyo mahati kasi may mag-maneuver na ano eh ang naging problema na kasi hindi sila makaalis kaya may lakas din yung sniper hindi sila maka-maneuver ng maayos hanggang nag-ano ako nang maibakit yung ano ko, yung mga wounded ko. Pumasok na yung simba, pero medyo natagalan yun kasi may narang pa yung mga kalaban na kwan, yung mga ban na galing doon sa Tres Alas na kwan, building. Na tinanggal pa nila yun para lang makapasok. Tapos nung doon na kami, nag-sign-sign pa kami, nagganyan pa ako ng ano pa ako ng mga towel eh, para lang magkita kami. Kung saan kami yung area namin. Tapos yung ano, yung hindi na kami makita kayo ma-exit lang yung kahoy. Ang ginawa ko nagtito ako kasi may lagi ako mag-whistle dito. Yung nag-whistle ako, sabi ko sa cellphone, cellphone na lang ginamit ko kayong radio medyo masyado nang magulo. Eh ibang kung paano yung gumagamit. Kaya nagtito ako nung narinig na uy doon. O nagsabi na dito na kayo na nakita na ano namin kayo. Kaya nagtakbuhan na kami pa kwan. Kinawa namin yung wounded, sinakay na namin. Ang problema nung doon na yung wounded sa loob, malakas pa rin yung sa mga kanto-kanto, malakas pa rin yung ano ng MN. Yung bira nila. Sabayan nila talaga yung 50 na magtira doon sa kwan. Kung titira yung 50, sabayan talaga nila. Kaya yung tumawid na tatlo na nakisabay doon, tinamaan. Kung talaga kagagad, tumba. Buti nakagapang pa yung dalawa, yung isa binuhat na lang. Tapos yung mga taga-armor, tinamaan na rin. Yan ang kwan. Ibig sabihin yung MN nung panahon na yun, talagang dami pa rin nilang bala nung unang mga araw? Marami pa talaga, marami talagang bala sila kasi nakipagsabayan talaga sila eh. Kung kami nagtipid-tipid pa, ako nagtipid-tipid pa ako eh, nakailang ano lang ako eh. Yung araw na yun, hindi pang ako na paubos ng ilang magasin lang. Kasi tinipid-tipid ko talaga yung bala ko. Kasi kinukuman-kuman ko lang naman sila na ibirahin mo yung kwan na yan kasi diyan nanggagaling yung mga M23 na pinapatak sa atin. Ayun. Paano ka nagpakita ng unang ng ehemplo ng mga unang araw na yun na wala pa si CEO mo, section sergeant ka? Paano mo pinakita yung sabi ko pa, yung mga kwan, sabi ko, huwag kayong palumural. Huwag kayong padala sa kwan nyo, sa naramdaman nyo ngayon. Kung patalo, ano tayo dyan, talo at matalo tayo sa kanila. Yung kung yung paluya-luya-luya kayo dyan, pinahina kayo. Matatalo tayo yun, sabi kuhan kayo, mag-ano kayo, tapos galaw-galaw tayo. Kayo nang pinano ko sa kanila. Walang mangyari sa atin dito kung mag-kuhan lang tayo. Dahil may nakita ka na rin ng mga tao mo medyo nawasak na... May ano na rin, parang yung galaw, iba na talaga din. May bigla na lang, iba na sa gilid. Sabi, relax lang. Kuhan na yan, kaya natin yan. Mga yan. Bata, mga private. Mga PFC. Na ano lang talaga nagulantang din sa bigat. Tapos yung sa M203 namin kasi ano may meron pa na ang ginano na tanggal pati yung parang handguard niya. Kaya yung ginawa kung saan pwede mailusot yung M203 napasapasa naman yung isang M203 dito. Kaya yung pisto namin ganito na lang eh. Pahaba. Dito rin mga bintana dun sa binakaharap. Yun na lang ang pinako ng mga M203. Yung matubo. Pasapasa na lang. Ano pwedeng pasapasa? Yung kung nakapisto na dito yung isa sir. Kasi kung hindi na pwede makakbang sir eh. Hindi na pwede makatawid kasi maapakan naman yung isang kasama. Eh yun naman talaga yung pinakakubiran talaga, pinakasip. Yung pagsabi ko na tubo, biray yung tubo dyan. Hindi na makuha yung tubo ko. Kasi sira. Kaya kung ano nun, pasa.
Sa sige, bira na tubo. Yan ang naging kwan. So paano mo rin pinakita na alaga mo pa rin sila ng mga araw, yung unang araw, dalawang araw na yun? Kasi yun yung pinaka, siyempre, ano pa rin, nag-acclimatize pa lang lahat sila eh. Alar ko, pala sila din. Lahat ng ano ko, sinasabi ko sa kanila, ano, ganito lang talaga yan. Huwag tayong kwan sa mga putok-putok na yan, masyadong ano, pagulat. Minsan sinasabi ko yung, sabi ko yung 2-3 kwan lang yan, huwag yung masyadong ano. Kasi pang demoralize lang talaga yung kwan yan, sabi ko lang. Basta wag lang tayo ano nang maggranada dito mortar ang kalaban. Antayin dito. Yan ang ano ko lang. Tapos dumating si CEO. Ah, malapit ako sa padayon na ko na yung bahay ni may Usman yun. Malaking bahay na na ano na sinikubi na rin namin yung combat group ko. So, malapit sa simbahan. Tapos nung pinabalik na kami, nagkaroon pa ng cover fire ng civil company sa amin para lang makabalik doon. Tapos nung doon na briefing-briefing kami konti, tapos binalikan namin yung pistol namin sa may simbahan. Yun na, tapos pagka mga gabi na, yun na yung may nag-surrender na kwan. Gabi na yun, may nag-kwan, may nang mga hostage, nag-kwan sila, lumapit sila yung mga sampo yun. Pwede mo ba ikwento, yung kinukwento mo kanina, yung paano mo inano yung mga layan yung nag-surrender? Yung mga hostage ano yun, yung may ang yung nakuha kasi namin hostage ang kwento nila na gusto silang ihatid ng isa daw doon sa grupo na ano mabait. Kaya yung may nagagadya kanila, dito kayo dadaan. Dito kayo dadaan, kaya minsan hindi may iwasan matira namin kasi sa likod niya doon na yung mga ano yung may mga nakalink dito na ano sa katawan. Pero sa kwan ng ano yung ano hindi man talaga tinamaan din yung mga kwan mga civilian. Anong ginawa? Meron ba kayong ginawa na special para hindi mamatay yung hindi matamaan yung mga hostage? Yung ginawa namin, dapa lang. Dapa. Sigaw kami lahat, dapa. 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 Sino sinasabihan? Yung mga hostage na. Dapa pwede kayo. I-explain mo nga yun. Kasi importante yan sa kwento nyo. Kasi dapa lang kayo. Kung ano kayo, hostage. Kaya sumisigaw na yung mga kwan eh. Yung mga civilian na hostage kami, hostage. O sige, hostage. Dapa kayo, dapa. Huwag na kayong mag-kwan. Tapos gapang na kayo papunta dito. Kaya lumalapit na sila. Tapos yung pagka gabi-gabi na talaga na ano mga anong oras na yun. May lumapit naman yung unsi na yun. Alas magkapamilya. May naghatid na naman. Nakita namin, may nakalinti. Kaya dapa namin, ang naging problema kasi sa kanila, hindi sila dumapa. Walang dumapa. May dumapa pero konti lang yung ano. Pero may na, tama-tama lang yung iba. Pero hindi na sabi na napatal talaga. Wala. Slet-slet lang. Pero ang target talaga doon, yung sa likod lang. Yun ang naging ano. Kasi yung pag-ihatid sila, nasa likod yung mga MN. Nasa likod lang yung mga MN. Kasi na nadala na rin kami yung kasi na yung sa unang araw namin sa Lustre yung may mga IED nilagay na lang yung mga civilian sa hostage sa gitna para yung attention namin doon sa hostage. Kaya pala naglay pala sila ng mga IED nila. Kaya yung doon kami hindi kami nagkumpiyansa na. Kaya yun hindi may iwasan ng paputok pala na kami. Doon lang sa target din ako yung saan yung may nakalink. Pero yung kung saan pumunta yung may nakalink, na-clear ko na yun. May binalikan ko lang. Kaya yung pag-umaga na naman, pinasok na naman namin yun. Nag-secure din naman kami doon. Ibig sabihin, nung mga sumunod na araw na, nung unang salpak nyo, hindi pa kayo marunong masyado ulit sa CQB. Nung sumunod na ano niya, medyo... Yung sunod na araw na, na kabisado na talaga namin. Pagsabi ko na, ikaw yung ano ah, ikaw yung team mo ang magkwan, yung nag-lead, lead team ka. Masukin natin yung itong target. Kasi nakalagay lang doon target eh, kung anong target lang yung dapat para sa amin. Kunin natin to. Kaya alam na nila yung mga kwan nila. Sabi nga ni CEO, okay ah, na magaling yung mga bata mo magkwan. Kasi ni-rehearse mo rin talaga sila ng tama? Nag-rehearse na sila, pati kami ni, yung tinuro ni Sir, ni Lieutenant Rivera. Yung ano niya, yung gabi na nag-rehearse kami. Ngayon, nung dumating si CEO mo, andun na rin yung LRB? Doon na yun sila eh.
Doon na yan sila. Nandun. So, paano naging plan nyo ng employment nyo ng LRB? Saan sila? Yung LRB kasi, ang sabi lang na yan, kung dito kami, dito yung Kijiki, dito yung Los 3, dito sila papasok lang, yung LRC, LRB. Pasukin na talaga nila yung kwanda yun, yung Kijiki na. Kaya pinasok man din talaga ng LRC yung Kijiki. Pero masabi mo ba na halos pareho lang naman yung nagawa nyo nung mga panahon na yun? Para sa akin, kasi doon man lang kami din halos nagkaanuhan. Para sa akin, parang wala mang halos magkaparehas man lang din yung Ngayon, nung mga sumunod na mga araw, paano yung naging employment niya? Paano yung naging relationship mo kay Juan? Naging platoon sergeant ka na ni CEO niyo, di ba? Paano yung naging diskarte na pag nung dumating si CEO? Yung dumating na si CEO, muna namin, briefing kami na ganito. Yung sabi niya na ganito lang mag-zoom pa natin. Ganito gawin natin. Tapos yung minsan magtanong sa kung anong maganda dyan. Share lang kami ng diskarte din kasi ako nauna doon eh. Masyado ko ng kabisado yung mga kondon. Ang ganito yan, sir. Kaya yun ang namin, sir. So, nung unang sabak ni CEO mo, nakuha niya kaagad yung diskarte dahil na-advisean mo siya? Sir, din talaga yung pangkagad yung nakuha din talaga kaagad. Anong masabi mong pinakamatinding bakbakan nyo doon? Anong araw yan? Yung lang talaga din yun. Pero halos ko naman yun, yung sa akin lang ba, halos matindi naman yun. Pero yung unang araw kasi hindi pa namin, yung baka yung sasabi ko kanina sir, hindi ko pa masyadong yung area. Na-familiarize talaga, kaya doon pa kami nagkaanuhan. Pero nung doon na kami, kahit alam naman namin na may kalaban dyan, parang wala naman lang. Anong araw yan? Yung pang ilang linggo na rin, malapit na namin na mag-surrender yung kalaban. Parang kabisado na namin eh, pag sabi na dyan, focus kami sa ganito. Guardia, ganyan. Parang wala nang hindi na masyadong, ibang tropa na rin ng mga bata pa, hindi na masyadong rating tulad nung una na parang halos. Hindi na alam yung kan. Sa tingin mo lang din naman sa malaking epekto ba yun na ikaw o si CEO nyo na leader na set the example kayo, pinakita nyo yung ejemplo, malaking epekto ba? Malaki talaga sir, malaki. Paano mo masabi? Kasi pag makita nila na pag minsan pag tinatawag ng pangalan ko, parang kasi kinikinto nila sa akin din eh, buti na lang doon ka na master, makapantara, high moral talaga din sila pag ako yung nakikita nila o si CEO, high moral talaga yung ako. Kasi alam yung diskarte eh. Kaya sa mga nagpan pa lang, plano, talagang kuna din yung trupa na ito, sip talaga tayo ng ganitong galaw. Safety tayo. Kaya sabihin natin na ganun yung kadaming kalaban. Pero paano mo masabi na naging effective yung pag niya na kayo ba ni CEO mo, sa tingin mo, may anong desisyon nyo na sa tingin mo dahil sa desisyon nyo yun, wala masyadong tinamaan, wala masyadong, may na-save ba kayo? Malaking ganun ka na sir, na yung sa mga diskarte namin na ganun, na huwag tayo masyadong kandiyan kay ganito, malakas pa yung resistan ng kalaban, huwag tayong padalos-dalos. Kasi kung diretso namin talaga yun, talagang yun, yung sa mga desisyon namin na kunting maliit ng desisyon mo na biglain mo, mapasubo talaga yung tropa mo. So talagang rin kayo? Talagang lang, maro-maro lang? Maro-maro lang talaga yung kandiyan. Tignan talaga yung paligid kung anong magandang diskarte ka agad. Kasi kung maghintay ka pa ng ilang tagal ka pa mag-isip doon, baka yung mas mauna pa mag-isip yung kalaban na magdikit punta sa'yo. Kaya pagdating doon, kuhin ko agad yung palibot, yung posibilidad na magpasok sila. Paano yung utak mo, paano mo pasok, paano mo inaano yung paligid?
Na-orient ko na rin, sir, kung cancer. Kasi sa doon pa lang nabasihan ko na yung mga target-target. Kasi yung doon na kami, nung nakuha na namin yung padayon na yung learning center, nakuha ko na yung mga tracks ng kalaban eh. Nasundan ko na kagad eh. Pumasok ko doon sa raptol. Yung doon na yung marami na surrender, sir, nakapasok na ako doon. Pagsilip ko, kita ko yung mga abo na maraming apak. Ito positive to. Ito yung kalaban. Kayo may pinasilip si Batcom na si Colonel Pangkog na tingnan yung kung anong bumbong yung kan yung kulay green. Kaya sabi ko kay Ixo, sir, diyan ang kalaban, positive yan dyan. Bakit pa naman nasabi? Nakita ko na doon sa ano, sir, yung tracks ng kalaban, doon talaga papunta. Tapos yan ang diyan talagang malaking posibilidad kasi hindi pa sunog. Tapos yung pagkagawa ng kan bahay konkrito talaga. Kasi anong tendency nung kalaban, ano sila doon sa mga talagang makapal yung konkreto? Makapal talaga na, kwan, bahay talaga na, iniisip ko nga baka noon pa nila bago wala pa yung, hindi pa nangyari talaga. Lalo na talaga yung nasaan yung pinakamatibay ng mga kwan, yung mga bahay ng mga sibilyan doon. Alam na talaga nila. Gaano naging kahirap, nagpahirap sa inyo yung ganun ba ng grat hole kayo na nagbubutas-butas kayo tapos wala sa doktrina natin yun, di ba? Wala. Paano nyo naisip yun? Yung sa ilang araw din namin siguro na kwan na mahirap din talaga dadaan ka ng main gate. Pero pag sa main gate ka, birahin ka ng kabilang kanto ng kalaban. Ang pinakamaganda talaga lang, mag-rat hole talaga na lang. Kaya yung mahirap din talaga kasi tirahin mo pa ng 60. Tapos kung may tubo ka, tubuhin mo. Tubuhin mo pa yan, tapos minsan, nagariin mo pa, pagbilig-bilig ka pa kayo, baka tirahin ka ng kalaban. Yun talaga yung ano. Minsan gagamit ka ng dana para ma-overlock. Iniisip mo pa naman na marami silang sniper. Kaya magagaling yung sniper nila, kaya galing pa lang kami sa ospital, yun na yung mga sabi na galing yung sniper, galing pa ng magbansa. Kaya pagsilip pa lang, doon pa lang sa pagsilip, alanganin ka na eh. Kahit may kiblar ka, kapag ganyan mo, bilang pader, mapan ka na. Tamaan. Talagang, so ibig sabihin nun, paano nyo nang nalalaman na saan yung kalaban? Na-analyze namin yung kalaban kahit maraming putok yung trupa kasi yung tulad na lang yung target 3, napasok na namin ni Sir Ribere. Gagawa sila ng rat hole sa target na yun para lang makalabas ulit, para makalipat sa kabilang target. Ang problema, bawat bagbag nila ng ano nila, yung wall na yon, pag marinig ng bug, binabagbagan din talaga ng mga baril ng kalaban. Kaya yung ginagawa namin ni CEO, pakinggan mo, Mags, bagbagin ni kuna ni Lieutenant Ribeiro yung wall. Pakinggan mo kung saan ang gagaling yung putok. Yun, na-analyze namin na doon pala lang. Meron dito. Ah, so parang pag bumagbag kayo, bumagbag si Sir Ribere sa target 3. So pag magbumalaw ito, kahit dito lang kami, malaman namin kung saan yung nagagaling yung putok, pati yung kuwan ng bala. Kung saan dumadaan yung bala, yung usok na kuwan. Kaya doon namin na-analyze. Paanong employment nila nung sinasabi mo, parang lima-lima lang sila, ganyan? Meron yung na-analyze ko doon, kalat din yung employment grupo na kalat din. Meron sila sa target 12, meron sila sa target 5, patapos yung sa kaliwa pa namin na wala ding numero na pa namin target, yung maraming patay na. Walang ano doon. Doon lang ang grupo-grupo nila. Pero meron din yung paikot-ikot lang o? Meron na paikot-ikot lang yung ano, yung kalaban kasi may galing sila dito yung poste ng pinaka pintuan may babalik may pupunta na naman balik ganun yung ano nila tapos mabilis talaga may iba-iba may SDU pang ako nakita doon eh SDU ano yung SDU? yung sa yung nagabit ng sa Sukom na yung brown ganun yung suot nila. Tapos yung magkakuan ng SDU na nakita ko na doon sa kuna, yung may mga dugo na po,
kinuha siguro ng aso yung dinala doon banda sa padayon. So, nung mga panahon na yun, ano pa ang nagawa nyo na para... Kasi hindi nyo na mapigilan na magsunog sila na magsunog, di ba? O may nagawa ba kayo? Yung ano talaga namin na... Eh, ano na talaga namin yung mga target na yun? Para kasi medyo compressed na. Parang sa isip namin, tapusin na talaga to kasi... Parang pagod na rin lahat ng kwan eh, tropa. Ang gusto nyo. Gano'ng kapagod na nun ang tropa? Yung sa... Pagod sa katawan na siguro, pagod na rin yung isip kasi wala kang tulog. Yan ang pantarga. Wala rin na tulog-tulog noon? May mga tulog din pero siyempre tuloy-tuloy din yung putok. May putokan pa yun. Yung pag, yung gwardiya kasi hindi man pwede na kansan, dalawa-dalawa yung gwardiya. Yung shipment ng gwardiya namin, ano eh, dalawa. Body-body. Kasi ang kalaban, gusto talagang maka-exit. Magkuhan sila, dandahan sila kasi puro hero. Gagawa talaga sila ng paraan na maka-exit. Maka-exit sa yung sa engagement na yun kasi nasa gitna na sila eh. Kaya hindi namin ano yung ginawa namin doon, nandoon yung 9ID pero hindi na kami nagpatulong ng gwardiya doon. Doon na lang sila sa pan. Kami na talaga yung mag-focus doon. So isang napahirapan pala talaga kayo nung nag-ano sila na mag-exit na mag-exit sila. Mag-exit na mag-exit na. Yun yung medyo, kaya nila kayo binubutas ang binubutas. Yun ang ano talaga nila din. Gusto mo ba? Pero buti may mga NVG yung tropa. Tapos pag may gubalaw, ginang kung agad, reconfire. Kaya takot na sila. Ano ang pinakamatinding masabi mo na sa buong engagement na yun, buong ano, sa Bangka crisis, na napakita mo talaga na nag-leadership by example ka? Yung kami na ni concern ni CEO na kasi yung target na kukunin namin matagal na eh. Matagal na sabi ko. Napakatagalan nito para kwan. Kasi hindi din kami masisi kay hindi man sabi ko. Pagdiretso namin yan, kakainin din talaga kami ng kalaban. Kaya yung kami na talaga ni CEO na decision sir na kwan. Decision kami na ano, mags. Yes, sir. Ikaw natin, sir. Kaya kami talaga nag-ano na ni CEO. Nakita na talaga namin yung ano doon na kami na muna yung ano doon para sumunod na rin sila. So, ano yun? Ano yung target na yan? Target, ano yun? 5. Target 5. So, pakikwento mo nga yun. Yung... Sinulat yung Cordero noon? Doon na sa, kung sila, sa kaliwa namin lang. Kaliwa lang. Katabing ano lang din. Black lang kasi... Pader lang yung pagitan eh. Dito lang. Nabalik ako sa kasi CEO na yung nagka-body na may importa. Bali. Sige nga, ikwento mo nga. Kasi, gaano kabigat yung target 5? Ano yung target 5? Yung target 5 na yan, na ano lang sa, kung tingnan sa, sa kahit sa mapa, pati sa structure ng kondon, mababa siya sa target 3. Mahaba na mababa lang. Pero, yung, pang mahirap din ano, mahirap din, ibagin talaga. Kasi doon yung pumuputok sa target.